Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating mga ka-business at sa ating mga ka-papi, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po muli sa Taong Gala. Sa araw na ito, ay magbigay lang po tayo ng isang panibagong reaction video. Pero bago po ang lahat mga idol, hilingin ko sana ang pakipindot ng subscribe button at bell button para kay ka-business, ka-business family, ka-business official, kapadins at syempre naman para po sa inyong lingkod. Okay, welcome back mga idol. At kumusta na po kayo? Ito po yung ating unang bunga ng katanungan. Ano po? Dahil batid natin na nung mga nagdaang araw ay tila naging masalimuot at nagkaroon ng magkaiba-ibang bangayan, tapunan ng idea at syempre napupunta lamang sa parang ang lalong naguguluhan ay yung mga followers, yung mga ka-business, yung mga comment section, yun laging naguguluhan. But anyway, sa araw na ito mga idol, iwasan panibagong reaction tayo. Iwas muna tayo sa isang reaction na puno ng bangayan. Pero punta tayo sa isang good vibes na reaction. Batid natin mga idol, ang pagbibigyan natin ng reaction, itong tatlong kagwang. Kasi batid natin mga idol na sila po ay nakakuha na ng kanilang AdSense. Ano po ang implikasyon kapag nakakuha na po ng AdSense? Ibig sabihin noon mga idol na makakasahod na sila. Since ang kanilang AdSense ay nakuha nung nakaraang araw, ano po? So, siguradong makakasahod na po ang ating mga kagwang. Kung hindi man ngayon, hindi ko alam kung nakahabol sila sa buwan na ito. Pero I'm sure na next month, kung hindi man sila nakasahod ngayon, ay makakasahod sila. At ang kagandahan doon, siguradong malaki ang masasahod nila dahil mula po sa umpisa na na-stop ang kanilang sahod, nandyan lang po yan nakabinbin, eh lahat yan ibibigay. Ngayon po mga idol, ano po ang ating mensahe na nais ipabot sa ating mga kagawa? Una sa lahat, sana, sa tatlong kagwang nito, si Bay, si Intoy, si Buknoy, pahalagan ninyo ang bagay na mayroon kayo. Bakit? Dahil naniniwala ako na ito ay pinagkaloob sa inyo ng may kapal sa tulong ng mga taong ibinigay sa inyo bilang followers, subscribers, at mga taong nanood ng inyong video. Nung ako po kasi ay nag-uumpis sa mga idol, nagdasal lang po ako. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng isang biyaya na magiging biyaya sa akin at biyaya sa iba. At ipinagkaloob niya sa akin nung panahon ng pandemya ang ating pong YouTube channel. That is the reason why na nung unang bugso po ng ating mga content, nakalinyada tayo sa pagtulong. Pero ngayon, hindi na po ninyo nakikita sapagkat whole reaction video na po ang ating ginagawa, ang ating pong pagtulong ay nasa aking pong Facebook account. Well, eto na po mga idol, ano po? Sa ating mga kagwang, sana isang hinihiling ko, habang lumalaki kayo, dahil hindi po maiiwasan na lalaki at lalaki kayo, siyempre lalaki at lalaki ang sahod nyo, huwag din sanang sumamang lumaki ang inyong mga ulo. Maging katulad kayo ng kawayan. Ang kawayan kasi, habang tumataas at tumatayog, natututong yumuko, lalo't lalo na kung may mga panahon na may mga malalakas na hangin. Bakit ko nasabi ito? Alam po ninyo ang pagiging social media influencer o pagiging vlogger ay kaakibat na ang mga pambabas sa atin. Hindi naman lahat ng mga tao na nanonood sa atin at nakapalo ay talagang nakasubaybay o gustong-gusto ka. Ang iba dyan ay nakasubaybay lang siya at inaantabayanan lamang ang paglagapak mo. Magpaganon pa man, kabilang pa rin sila sa ating mga followers. Bilang social media influencer, kailangan natin ang napakahabang pasensya. Bakit? Dahil una, bigyan natin
ng pagkakataon o pagtuunan ng pansin ang mga taong nagmamahal sa atin kaysa mga taong nambabas sa atin. Doon sa mga mambabas sa inyo, kailangan mayroon tayong mahabang pasensya. Bakit? Kasi masaya sila kapag nagagalit kayo. Pangalawang gusto kong ipayo sa inyo na sana ay hindi tayo makalimot sa ating pinanggalingan. Minsan may mga pagkakataon at alam natin, sa kasaysayan ng ka-business family, lahat ng mga taong nagkakaroon ng tagumpay sa buhay, nakakaabot sa pagiging vlogger, minsan nakakalimot sa pinanggalingan. Alam natin ang kasaysayan ng ka-business at sana kayong tatlo ay hindi makalimot. Tandaan ho ninyo, although alam kong may talento at kagalingan kayo, pero hindi kayo magiging kagwang at hindi kayo magiging vlogger. Lalong hindi kayo makakasahod kung hindi kayo nasuportahan ng ka-business family. Tinatalakay natin ito, sinasabi ko sa inyo, bilang paalala. Dahil may kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Congratulations sa inyo, Bay, Entoy, and Bugnoy. Isa pang nais kong ipayo sa inyo na sana ay pakatandaan, iwasan natin na tumingin sa iba. Maaaring kayong tatlo, maaaring may mauna at mayroon mahuli. Pero huwag natin ikumpara ang ating sarili sa bawat isa. Bakit? May kasabihan, hindi nagsasabay-sabay ang pagsinag ng araw at ng buwan. Hindi nagsasabay ang pagsinag nila. May takdang panahon ang bawat isa. Ang araw sumisilay sa umaga, ang buwan sumisilay sa gabi. Ang ibig kong sabihin, habang naglalakbay kayo sa inyong pagiging vlogger, maaaring hindi muna ninyo makuha talaga ang rurok ng tagumpay sa ngayon kahit monetize na kayo. Ang pinakamahalaga dito, tuloy-tuloy ang inyong ginagawa. Kung mayroon man makaangat sa inyong tatlo at mauna, gawin ninyong inspirasyon sa buhay. Gawin ninyong inspirasyon at pag-aralan ang mga katangiang mayroon siya kung bakit nakauna at naungusan kayo. At gayon ang gawin ninyo, baguhin ang ating estilo. Tandaan sa pagbablog, alam ng tao ang totoo at nagsasabi ng totoo. Sana po mga kagwang, sana ay hindi kayo magbago. Sa lahat po ng ating mga followers, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ka-business, sa lahat ng mga nagmamahal, sana din po ay suportahan natin ang tatlong ito. Bakit? Dahil sa paglakbay ng panahon, sila ang magiging tungkod ng ka-business. Tandaan natin, dalawa lang ngayon, si Papa Dins at si ka-business na talagang pumapaimbabaw ngayon sa pagtulong. Pero tandaan po ninyo, kung itong tatlo ay matuto na rin, mas maganda, mas marami, mas malayo, at marami ang maaabot. Congratulations, Bay Papaya, Entoy, and Bugnoy. Sana hindi kayo magbago at sana magsumikap kayo. Maaaring malampasan pa ninyo ako sa ngalan ng subscribers, pero magiging masaya ako. Alam nyo kung bakit? Dahil minsan naging bahagi ako ng inyong tagumpay. Ako po si Taong Galam, mga idol. Please do connect ka-business, ka-business official, Papa Dins, and of course, Taong Gala. Siyempre, itong bagong tatlong monetize na ating mga kagwang, sana po ay lagi natin panoorin, mga idol. Kagwang Bay Papaya, Kagwang Entoy, Kagwang Bugnoy. At sana po, mga idol, ilapit ko din po sa inyo, suportahan din po natin ang ating mga reactors. Sila po ay nagre-react lamang kapag nasasaling ang damdamin. Pero ang puso nila ay totoong nagmamahal para sa ka-business. Suportahan po natin, mga idol, Anime Reactors TV
Analisa Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, Katangay PLC, Kalingap Torak, Inday Okray, Mamplers Channel, at Kamix Vlog. Hanggang sa susunod po na video mga idol, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Congratulations! Taguha! So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.